Ngayon ay magkukwento ako ng isang parabola tungkol sa mabuting Samaritano. Lumapit kay Jesus ang isang tigapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, "Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Sumagot ang lalaki, "Mahalin mo ang Panginoong Diyos na buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." "Tama ang sagot mo," sabi ni Jesus. "Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan." Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo, kaya nagtanong siya ulit, "At sino naman po ang kapwa ko?" Bilang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, "May isang taong nagpunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niya pati na ang suot niya. Pinugbog nila siya at iniwang halos patay na sa tabi ng daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari na makita niya ang taong nakahandusay, lumis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang taong Levita at nakita niya ang tao, pero lumis rin siya sa kabilang daan at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pero may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, nakita niya ang taong nakahandusay at naawa siya. Nilapitan niya ang lalaki, hinugasan ng alak ang sugat, binuhusan ng langis at saka binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang tao sa sinasakyan niyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, binigyan ng Samaritano ng pera ang may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi, "Alagaan mo siya, at kung kulang pa yan sa iyong gagastusin, ay babayaran kita pagbalik ko." Nagtanong tuloy si Jesus sa tagapagturo ng kautusan, "Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang nagpakita na siya ang tunay na kapwa-tao ng biktima ng mga tulisan?" Sumagot siya, "Ang tao pong nagpakita ng awa sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus na lumakad ka at ganoon din ang iyong gawin. Ipinapakita sa parabolang ito na kung may taong nangangailangan ng ating tulong, ay huwag tayong magdalawang isip na tulungan sila. Dahil ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal din sa kapwa. Kaya, maging mabuti tayo sa ating kapwa sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kapwa ay hindi humihingi ng anumang kapalit. At ang pagtulong sa ating kapwa ay dapat bukal sa ating puso. Dahil kung ano ang iyong ibahagi, ay doble nito ipagkakaloob sa iyo ng ating Diyos. Yun lamang, maraming salamat, hanggang sa muli!